So ayun no, umiilaw yung switch natin. Hello, good day mga boss. So, try nga pala to. So ngayon na, since na binuksan ko na yung kahan ni Big Boss, siguro, i-install ko na rin yung Eagle Eyes na binili ko nung nakaraan. Para at least isang baklasan na lang. Meron kasi akong gagawin kay Big Boss ngayon, pero isisingit ko na yung installation ng Eagle Eyes. And, since na meron na tayong pinagapang na power lines nung nakaraan, nung in-install natin yung ating mini driving light, di na ako magagawa ng panibagong power lines, no? So, papakita ko na lang sa inyo yung pinagapang kong power lines. So, ito yung power lines natin, no? Negative, positive. So, ayan, no? Nag-tap tayo ng negative. Hindi lang halata. Ito, no? Positive. Tapos, ito na sila. Yan. So, maayos na yung pagkakagapang nila. Pero actually, mas aayusin ko pa yan mamaya. So, ito sila, no? Pinagapang dito. Yan. Di na masyado makita yung black kasi black yung wire na ginagapangan natin. Yan. So, ito. So, ito yung pinaka-relay natin. So, itong positive wire natin, dumiretso yan dito sa relay, terminal 30. Tapos, lalabas yan doon sa terminal 87. So, doon tayo magtatap. Doon tayo kukuha ng power lines nung underglow natin or nung eagle eye natin. So, kailangan nyo ngayon, yung switch nyo, install nyo na. So, yung switch ko nandito, no? Yan. Dito sila, so nakaabang yan, tatlong switch yan. Yung isa dyan gagamitin ko para sa underglow or dun sa eagle eyes natin. So, ito na, no? Yung power lines na tinap natin sa terminal 87 na itong relay natin. Yan. Ito siya, no? Ito. Yan. So, ito, itatap natin to sa common terminal ng switch. Siguro itong pinakaunang switch na lang yung gagamitin kong switch ng underglow or nung eagle eye nung NMAX ko. So i-connect ako siya sa common, which is yung color yellow. Yan, to. So assembling ko muna sila, no? Tapos pakita ko na lang sa inyo ulit mamaya. So ito na yung wire, no? Na i-connecta natin doon sa ating switch. Pero nagpagapang na muna ako ng isa pang wire, no? Ito naman yung papunta dun sa ating underglow sa mga eagle eye. So, yan siya, no? Yan. So, mangyayari, ito naman yung pabalik. Yan. Tapos, dito, ito siya. Tapos, ground wire. Kailangan din natin ng ground wire para mapailaw yung eagle eye. Di bali, ang mangyayari, meron akong dalawang wire na pupunta dito sa ilalim. Yan. Diyan sila, no? Ayusin ko na lang sila mamaya. Pero itong pinagapang natin papunta sa mga eagle eye na nanggaling na doon sa may switch, mahaba pa yan. Papunta naman dito. Yan. So ito, ayusin ko rin ito mamaya. Nilatag ko lang muna para meron rin tayong eagle eye sa likod. Yan. So, lilinisin ko na muna, no? Kasi medyo magulo na siya. Yung from the relay natin, yung terminal 87, ayan yung pupunta dun sa common, which is yung color yellow. Tapos yung isa naman, eto, which is yung output naman, dito lalabas yung current, papunta na to dun sa mga eagle eye natin and underglow sa normally open, which is yung color white. Yan. White yung normally open, yellow yung common terminal. So, lilinisin ko na muna sila, no, para at least mas maayos yung pagbibideo natin. Marami lang wire to kasi tatlong switch yung nandito. Pero isang switch lang ang gagamitin natin dyan. Ito lang. Ito mga to, abang ko lang yan. Para doon sa ibang accessories ko pa na gagamitin. So, linisin ko muna. Tapos pakita ko ulit sa inyo mamaya. So, ito na, no. Na-wiring na natin. Yung nanggaling doon sa terminal 87 ng relay, kinonect natin dito sa may common, which is yung color yellow. Ito yun. Yan. Tapos, yung wire naman na papunta dun sa mga eagle eye natin, dun sa underglow natin, kinonect natin dito sa color white. Ito yung normally open dito sa ating switch. Tapos, kinonect ako na rin dun yung positive ng ating switch para umilaw din yung LED niya. Yung kulay ng positive niya is color red.
Tapos yung kulay nung negative naman nung switch natin para umilaw is color blue. Ito yun. So, kinonekta ko na sila sa ground. So, nagpagapang na lang ako ng wire. Yan. Tapos nandito na sila lahat. Ito. Yan. Yan. So, di bali itong wiring natin papunta dito sa switch. Kompleto na siya. Tapos ito pala, yung isang wire dun sa halo switch natin, which is yung normally close is hindi natin gagamitin. So, balutan nyo na lang. So, ngayon, ito na yung wire natin palabas, no? Yan, ground, tapos yung positive. Para pagka naglagay tayo ng Eagle Eye dito sa ilalim, meron tayong wire. Tapos, etong red wire na to, mahaba to, no? Meron pa yung karugtong. Ito siya, yan. Para yung likod natin, no, meron ring Eagle Eye, may underglow din dito sa likod. So, yung ground wire naman nun, siguro, i-screw ko na lang sa metal part dito sa likod. So, ngayon, kailangan na natin tanggalin yung ilalim, no? Kailangan na natin tanggalin yung bangka. Tapos, kailangan na rin natin tanggalin tong part na to. Yan, to. Kailangan na natin tanggalin tong araro. Kasi dito tayo maglalagay ng mga Eagle Eye. So, paano ba tanggalin yan? Unahin muna natin yung dito sa may ilalim. Merong mga lakyan. Ito, yung mga ganito. Yan. Need nyo lang tanggalin yan. Gagawin nyo, sundutin nyo yung gitna. Yan. So, pagka napindot nyo na yung gitna, tatanggal nyo na yan. Yan. So, ganito itsura nyan, no? So, tatanggalin nyo lang. Apat yan. Sa dalawa. Ito, tatlo. Ito, apat. Tapos, dito meron rin. Ito, no? Tatanggalin nyo lang din. Paikot yan, meron. Pati dun sa kabilang side. So, ganun lang naman tanggalin. Pipindutin nyo lang yung gitna. So, ito na, no? Natanggal na natin tong part na to. Pati yung ilalim ng motor. So, dito kasi tayo maglalagay ng Eagle Eye. So, mamaya papakita ko sa inyo, no? Kung paano tayo magkakabit ng Eagle Eye dito. Pero, syempre, lilinisin ko na muna. Kasi, maraming putik. Yan. So, ito na yung sa may araro, no? Una natin tong lagyan ng Eagle Eye. So, ito yung Eagle Eye natin, no? So, depende sa inyo kung gano'ng karaming Eagle Eye yung gusto nyong ilagay, no? Pero sa akin, apat yung ilalagay ko dito. Isa dito, isa dito, isa dito, tapos isa dito. Bali, apat yan. Kailangan nyo ng barena. Yan. Tapos, inanat nyo lang sa likod. So, ganyan, no? So, maglalagay pa tayo dito. Dito, tsaka dito. Pwede rin naman dito sa lower part. Okay din dyan. So, depende na sa inyo kung saan nyo gusto lagyan. So, ito na yung nalagyan natin ng Eagle Eye, no? Yan. So, apat na Eagle Eye yung nilagay natin. Yung likod nyan. Ganito. Gawin nyo, yung wire na nandito sa taas, papuntahin nyo dito sa may baba. Yan. Pagsamahin nyo na itong dalawang wire na to. So, dalawang terminal yan, no? Isang red at isang black. Positive and negative yan. Yan. Tapos yung kabilang side, ganun din. Gagawin nyo ngayon, lahat ng red, pagsamasamahin nyo. Yan. Tapos lahat ng black pag sumasamahin nyo din. Yan. So,
Ngayon, kuha kayo ng automotive wire, no? Duduktungan nyo yan. Yan. Tsaka to, ganito. Tapos, etong kabilang dulo, papunta na to dito sa ating wire connector. So, kailangan nyo ng wire connector, no? Huwag nyo itong irerekta doon sa ating power source. Kasi, pagka need nyo tanggalin to, edi magbabaklas pa kayo ng wiring. Unlike kung meron kayong wire connector, mas mabilis. Kumbaga, plug and play lang naman yan. Tinatanggal nyo lang yung wire connector, pwede nyo nang tanggalin to. Ngayon, kukonekta ko muna to, no? Hihinangin ko pa kasi to para mas matibay. Tapos, papakita ko na lang sa inyo mamaya pagka nakakabit na itong wire connector natin. So, marami iba-ibang klase ng wire connector, no? Kayo nang bahala kung anong gusto nyong wire connector. Mas prefer ko lang itong ganito kasi meron siyang rubber stopper. So, hindi papasok yung tubig dun sa loob ng wire connector. Ngayon, ito naman ilalim yung lalagyan natin ng eagle eye. Bahala na kayo kung saan nyo gusto maglagay. Pero ako, mga banda dito ako, tsaka dito sa kabila. Tapos kayo na rin bahala kung ilan yung eagle eye na gusto nyong install. Ako, dalawa lang yung install ko dito. So, yung isa ko, dito ko siguro ilagay. So, gamit ulit kayo ng barena. Yan. Tapos, dito sa kabilang side. Sukatin nyo kung kasya na yung pinaka eagle eye. So ito, sakto lang. Yung itong kabila, hindi pa kasya. Yan. Ito kasya na ngayon yan dyan. So ito na, nakabit na natin yung eagle eye. Yung likod niyan, ganito yung itsura. Yan. Tapos, meron ulit dalawang black wire, dalawang red wire. Pagsasamahin nyo lang yan. Tapos, kabitan nyo ulit ng extension. So itong extension na to, papunta ulit to dun sa wire connector. So, hinangin ko muna, tapos pakita ko na lang sa inyo mamaya pagka nakabit ko na yung wire connector. So ito na, no, nakabit na natin yung mga socket connector or yung wire connector. Ngayon, kakabit naman natin is yung doon sa may power source para may connecta na natin to. So ito yung power lines na ginawa natin. Yan. So yung pinakadulo nyan, kakabitan natin ng wire terminal. So ito mga terminal na to, ito yung ikokonekta natin dun sa ilalim at saka yung sa pang-araro. So, may positive, may negative. So, ang gagawin nyo lang, dalawang positive, connectan nyo dito sa positive. Yung dalawang negative, connectan nyo sa negative. Tapos, pwede na natin ibalik yung ilalim, pati yung dito sa may harap. So, ito na yung ginawa natin, no? Tapos, binalot ko na rin siya ng wire tube. Yan. So, ngayon, pwede na natin ibalik yung pang ilalim natin, pati yung araro sa ibabaw. Ito, papagapangin na lang natin to dito. Yan. Para mapunta siya dun sa ilalim. So, dito na siya, no? So, double check nyo na lang kung saan nyo pwedeng maganda pagapangin. So, ito, ayus-ayusin ko pa to. Dito-dito, kasi pangit. Baka mamaya meron sinasabitan. So, double check nyo lang kung meron sasabitan every time na gagalawin nyo yung pinaka manibela nyo. So, ayusin ko na to. Babalik ko na rin yung pang-araro pati yung bangka sa ilalim. So, na-install na natin, no? Yung araro, yan. So, yun yung mga eagle eyes na tinabit natin. Yung pang-ilalim din, na-install na natin. Yan, ayan yung eagle eyes. Ang problema ko na lang ngayon is yung para dito sa likod. Hindi kasi ako makakita ng magandang spot kung saan ko siya pwedeng ilagay. Although, meron na tayong abang na wire, no? Papagapangin ko na lang yan papunta dun sa likod. So, pag-isipan ko muna, no, kung saan maganda ilagay yung pinaka-eagle eye. Para at least lang
mabilis na yung video natin mamaya. So, plano kong dito na lang banda sa ilalim maglagay ng eagle eye. So, need kong tanggalin to, no? So, tanggalin nyo tong screw na to. Sa, tapos screw dito. Dalawa, tatlo. Tapos, yung dito ulit. Apat. Yan. Tapos, try natin hugutin to. Yan. Para at least mabutasan natin yung pinaka plastic, no? Kung saan natin ilalagay yung pinaka eagle eye. So, ito na, no? Hindi ko na tinanggal ng buo to. Kasi bago nyo pala matanggal to, ninyo patanggalin yung shock. So, hindi ko na tinanggal. Ito na lang, no? Yan. Dito sa part na to. Yan. Nagbutas ako dyan. Tapos yung wire niyan, tatagos dito sa ibabaw. Yan. Tapos pinagapang ko na lang dito. Ito. Yan. Ito yung wire niya, no? Butin ko. Yan. So, pagtagos niya sa ibabaw, pagapangin niyo na lang. Yan. Yan. So, ito na siya. Yung kabila, ganun din yung ginawa ko. Ito na siya. So, ngayon, pagdudugtungin ko na lang yung wire nila. Yan. Magdudugtong ako ng wire, tapos terminal. Yung wire connector ulit. Tapos, ito, papagapangin ko na papunta dito sa likod. Yan. So, magkakaroon ulit ng socket dito sa likod. Tapos, dito ko na lang igaground, no? Kasi ito is positive wire. Yung negative wire nila, dito na lang. Papagapang na lang ako ng isang wire. Papunta dito. So, ito na, no? Natapos na natin. So, yung positive line natin, pinagapang natin. Yan. Papunta dito. Ito yung power source natin. Kung makikita nyo, meron na rin siyang ground, no? Yung kulay black. Pinagapang din natin yan. Dito galing. Yan. Dito. Ayan, oh. Merong wire. So, dito na lang kumuha ng body ground. So, meron na tayong positive and negative. Tapos, ang ginawa ko na lang, yung eagle eye natin, di ba dala yun, kalawa kanan, pinag-connecta natin parehas yung positive tapos pati yung negative. Tapos ngayon, ginawa natin ng extension, dinugtungan natin ang wire papunta dito sa may socket. Yan. So, malinis siya, no? Ngayon, babalik ko na lang muna yung mga pairings na pinagtatanggal ko kanina, pati yung taillight, tapos itetesting na natin ngayon siya. So ngayon, itetesting na natin yung ininstall natin na underglow, no? Yung eagle eye. So, so i-on muna natin, tapos pindutin nyo yung switch dito. So ayun, no? Umiilaw yung switch natin. Yan. So hindi ko na pinagabi masyado kasi pangit yung pang video ko. Magiging blur na siya masyado. So bago nyo papatayin yung susian nyo, dapat i-off nyo muna yung pinaka-switch ng eagle eye, no? Yan. Tsaka nyo patayin yung susian nyo para mas humaba yung buhay ng eagle eye. Kasi pagka diretso nyo pinapatay yung susian nyo, tapos namamatay bigla yung eagle eye nang hindi nyo pinapatay sa switch, mapapaaga yung buhay ng eagle eye nyo. So tapusin ko na tong video na to, no? As always, family yung finish line. Ride safe.